بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong isang mas'ala na itinanong sa atin. Ang mas'ala, katanungan, sinabi ng ating isa sa ating mga kapatid na kanyang itinanong. Sabi niya, Ustad, Sheikh, ano po ang hatol o anong hukom ng pagsasala ng sala janaza sa taong nagbikti? Ibig sabihin, nagpakamatay. So, kung mayroong nagpakamatay, nagbikti, ano yung hatol ng sala janaza sa kanya? O di kaya sa madaling salita, pwede ba siyang salahan ng sala janaza? So ito yung mas'ala at tinalakay din ng ating mga ulama. Una dito, mga kapatid, bilang paalaala lamang, tandaan natin na ang pagbibigti, pagpapakamatay ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. Kabilang sa mga malalaking kasalanan. Ito ay hindi solusyon sa ano pamang problema. Tandaan natin na ang Islam lubos niyang binigyang diin ang paniniwala sa kadar at ginawang kabilang sa haligi ng ating iman, no? Ang paniniwala sa kadar, mabuti man o masama. So ang lahat ay tinagdana ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat na mangyayari 50,000 years bago pa niya likhay ng lahat ay isinulat, itinagdana ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat na mangyayari. So sa ano pa mang problema, suliranin, depression, ay hindi solusyon ang pagpapakamatay. Ito ay ginagawa kaugalian ng mga kuffar. Dahil hindi nila lubos, wala silang paniniwala, hindi nila binigyan diin ang paniniwala sa kadar. So isang kabilang sa kapintasan, kahinaan ng iman, na ang pagsasagawa nito, no, na isang Muslim o isang mu'min na siya ay nagpapakamatay. So ito ay kahinaan, hindi pagtanggap sa kadar. No, hindi pagtanggap sa kadar. Alhamdulillah, hindi naman na marami ang case na nangyayari sa kamusliman itong pagbibigti o pagpapakamatay. Ito ay madalas na ginagawa ng mga hindi mananampalataya. So ang pagbibigti, pagpapakamatay po ay kabilang sa malaking kasalanan. Nabanggit sa ilang hadith na bilang babala sa gawain na ito, na yung taong nagpapakamatay ay paparusahan siya sa kabilang buhay. Kung anong paraan siya nagpakamatay, ay ganun din sa kanya ipaparusa sa kabilang buhay. Kung siya ay nagbigti, ay ganun din siya paparusahan sa kabilang buhay, ng paulit-ulit gagawin sa kanya. Nabanggit yan sa hadith. Kung sinaksak niya ang kanyang katawang, ganun din na ipaparusa sa kanya ang ganitong kaparusahan sa kabilang buhay na pangulit-ulit. So ito ay babala sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At itong ang pagpapakamatay po ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. So ang patungkol naman sa tanong, pwede bang salahan ng salatul janaza? Pwede po. Dahil ang pagpapakamatay, pagbibigti ay hindi nagpapalabas sa bakuran ng Islam. Hindi ito kufr, no? Hindi po ito ridda, no? Hindi nagpapalabas sa relihiyong Islam. Ito ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. Na katulad ng pangangalo niya, pag-inom ng alag, yes, pagzina, pagsisinungaling, na yung gumagawa nito ay may tuturing siyang mu'min, mananampalataya natin sa relihiyong Islam. Kung siya ay nagsasala, halimbawa, at gumagawa siya ng mga ganitong kasalanan, ay may tuturing pa rin siyang kapatid, no? May tuturing pa rin siyang mu'min na mananampalataya na subalit siya ay makasalanan, no? Makasalanan na hindi naman nagpapalabas sa relihiyong Islam, hindi sumisira sa pagiging Muslim niya. Dahil halimbawa siya ay nagsasala, subalit gumagawa siya ng kasalanan, o di kaya dahil sa kahinaan ng loob, o di kaya kamangmangan ay nagawa niya itong kasalanan, halimbawa itong pagbibigti. So ang hatol sa kanya ay sasalahan pa rin ng salatul janaza. Paliliguan, huhugasan, ikakafan, at sasalahan ng salatul janaza at ililibing sa libingan ng mga Muslim. Dahil nga, maaaring kamangmangan o kahinaan ng loob, o di kaya dahil sa karamdaman na depression ay nagawa niya ito. So sasalahan din po natin siya ng salatul janaza. Yung hadith na nabanggit,
No, maaring matalakay o may tanong to ng mga kapatid natin. Yung hadith na nabanggit na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay tumanggi siya na salahan, yung taong nagbigti. Dahil may nangyari na ilan sa mga tao sa panahon ng mahal na propeta may nagbigti at tinanggihan ng mahal na propeta na kanyang salahan ng salatul janaza. At ginawa, nangyari na sinalahan siya ng ilang sahaba. So ang mahal na propeta tumanggi siya. So mapupulutan natin ng aral dito ay kung maari ang yung mga ahlul ilm, yung may mga kaalaman o di kaya mga imam, kung may nagbigti at tumanggi siya bilang babala sa mga tao, maaring tumanggi ang imam bilang pagsunod sa mahal na propeta, bilang huwaran, no, pagtulad sa mahal na propeta, para makapagbigay siya ng babala sa mga kamuslima, mga awam, na huwag tularan. Dahil kung may magbigti, gumawa ng gawain niyan ay tatanggi yung imam, no? Hindi siya sasalahan, so makakapagbigay siya ng aral sa mga tao, no? Makakapagbigay siya ng aral sa mga tao bilang pagsunod sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ay pwede siyang tumanggi para makapagbigay babala, zajran, makapagbigay hindi tularan ang masamang gawain nito, yung pagbibigti. Subalit yung ibang Muslim ay paring salahan nilang salatul janaza, pero yung imam ay tatanggi siya, no? Maari siyang tumanggi. So nasa imam yan, pero yung mga ilang kamuslima pwede nilang salahan, kasi nga hindi naman pwedeng iwanan na hindi masalang, dahil nga yun ay kapatid din natin. At yun na nga yung mga sahaba, yung nangyari yun, ang mahal na propeta tumanggi siya, pero yung mga sahaba ay sinalahan nila yung isang nagbigti, kapatid nila sa Islam na nagbigti. So ang aral lamang doon ay ang mahal na propeta ay nagbigay aral, nagbigay babala sa hinggil laban sa gawain na yun para hindi na tularan. Pero yung salahan siya ay sinalahan ng mga sahaba. So ang hatol doon, ang kabuuan ng kasagutan sa masala na ito ay sasalahan natin yung yung kapatid natin na nagbigti ng katulad ng dahil ang pagbibigti ay kabilang sa malaking kasalanan, pero hindi siya nagpapalabas sa relihiyong Islam na katulad din ng ibang mga kasalanan. Ang mahalaga ang isang tao ay kabilang siya sa nagsasala, no? Nagsasala dahil yung pag-iwan ng pagsasala ay hinatulan ng ating mga ulama na kung ang isang tao ay hindi talaga siya nagsasala, no, walang pagsasala sa kanya. So may tuturing siyang isang kafir na ibig sabihin hindi siya sasalahan. Ito ay isang masala sa fiqh na pwede nating talakayin sa ibang episode. So yan ang kabuuang kasagutan sa naitanong sa atin hinggil sa masala na ito. So, naway naging malinaw ang kasagutan, paglilinaw sa masala na ito. So hanggang sa muli, wa akhiru dawana alhamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.